pag-aaral ni God Dr. Roserzal. Huwag mong sikapin ang pinakamabuti ang mapa sa iyo. Sikapin mong gumawa ng pinakamabuti para sa iba. Star Formation Kingdom of Marnica presents Bagong Liwanag, ang tinig ng katotohanan. Ang susi ng kasaganaan. Disclaimer, ang talakayan dito sa aklat ng Bagong Liwanag, ang tinig ng katotohanan ay upang iparating sa inyo ang katotohanan lalo na sa ating espiritual na paniniwala. Ang aklat na ginamit ay nasa pag-iingat ng Kingdom of Maharlika 777 Morningstar Foundation Incorporated. Ito ay nakabase sa banal na Biblia. Pag-alang at pagrespeto sa opinyon ng bawat isa ay kailangan. So, ayon mga kapatid, andito na tayo sa unang pahina dito sa aklat ng Bagong Liwanag, tinig ng katotohanan na may pamagat na ang susi ng kasaganaan. So, sa talakayan na ito mga kapatid, ito ay nakabase lahat sa banal na Biblia. Kaya ating pakinggan at unawain ng mabuti para ating maintindihan. So, dito nag-umpisa mga kapatid. Sinabi ng Panginoon, tuparin mo ang mga kautusan at ipagkakaloob mo ang nauukol sa aking tahanan at bubuksan ko ang bintana ng langit at ibubuhos ko sa iyo ang masaganang biyaya. So ayon mga kapatid, ang sinabi kaya ito ng Panginoon ay may katotohanan? Well, ito mga kapatid ay may katotohanan sapagkat sinabi rin ng Panginoon ang ganito. Sa Matthew 24:35, ang langit at ang lupa ay hilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sa makatwid, kung ang isang tao ay nagnanais na magkaroon ng kasaganaan sa buhay na ito, siya ay walang nararapat na gawin bilang susi kundi ang tuparin ang kanyang mga kautusan, ang mga kautusan ng Panginoon. So ano-ano nga ba ang mga kautusan ito mga kapatid? Para tayo'y sumagana. So kung nais nating magkaroon ng kasaganaan mga kapatid, ito ang mga kautusan na dapat nating sundin at tuparin. Una, pagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa-tao katulad ng pag-ibig sa sarili. Pangatlo, pag-ibig sa bayan. At pang-apat, ipagkaloob ang nauukol sa kanyang tahanan. So ayon mga kapatid atin pang naunawaan, ito ay napakasimple lamang, diba? Ito lang naman ang ating nararapat na gawin. Ang pagmamahal sa Diyos, ang pag-ibig sa ating kapwa-tao, at ang pag-ibig sa bayan. At siyempre, huwag din nating kalimutang ipagkaloob ang nauukol sa kanyang tahanan. Ngunit mga kapatid, alin nga ba ang sinasabi ng Panginoon na kanyang tahanan? Well, anyway mga kapatid, ganito yan. Ang kanyang tahanan dito sa ibabaw ng lupa ay walang iba kundi ang pinagmumulan ng pamamahala, ng pagpapatupad at pagpapalaganap ng kanyang dakila at banal na kautusan. Na walang iba kundi ang dinadatingan ng mang-aaliw na isinugo ng Panginoon dito sa sangkalupaan. So ayon mga kapatid, saan nga ba natin makikita ang tahanang ito sa ibabaw ng lupa na dinadatingan ng mang-aaliw at kanyang isinugo dito sa kalupaan? Well, mga kapatid,
Bago ko sagutin ang katanungang iyan, atin munang salaysayin kung ano ang ibig sabihin ng mang-aaliw. Ano nga ba? Sa mga makasanglibutang pangunawa, ang mang-aaliw ayon sa kanila ay ito ay tinatawag na joker o mga komedyante, o kung kaya sila yung mga nakikita sa mga bahay aliwan, sapagkat ang kanilang paniniwala ay nabulagan dahil sa kanilang Diyos ng sanglibutang ito na si Satanas. Subalit sa banal na Biblia, ito ang ibig sabihin na mang-aaliw. Aking salaysayin sa inyo. Ito ay ating mababasa sa 1:14-18. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay, ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sasa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. So ayon mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng mga aliw. Ang mga ngaral na kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi niya, siya ay dadalangin sa Ama at tayo'y bibigyan ng ibang mang-aaliw. So ibig sabihin, si Panginoong Hesukristo ang siyang mang-aaliw o mangangaral. At ngayon, siya ay dadalangin sa Ama para tayo ay bibigyan ng ibang mang-aaliw o mangangaral na siyang nilanghapan ng banal na espiritu ng katotohanan. Subalit, hindi siya matatanggap ng sanglibutan ito. Kagaya na rin ni Jose Rizal o ni Dr. Jose Rizal, na hanggang sa ngayon ay hindi matanggap ng karamihan. So dito mga kapatid, ang mang-aaliw na ito na idinalangin ng Panginoong Diyos Hesukristo, ito ay nagtataglay ng kanyang pangalan. So ibig sabihin, taglay niya ang pangalan ng Panginoon. Ating mababasa sa 1:14-26. Datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So ayon mga kapatid, ating bang naunawaan na ang mang-aaliw na ito sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. So ibig sabihin, taglay niya ang pangalan ng Panginoon. So ayon mga kapatid, sino ba itong mga mang-aaliw na nagtataglay ng pangalan ng Panginoon? So dito ating unahin si Jose Rizal, na ang ibig sabihin ng Jose is the secret name of God. Ang Rex meaning ay King, and Al meaning All. So Jose Rizal, thus means God, King of All. So ang ibig sabihin ng Jose Rizal ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At ito ay ating mababasa sa Book of Revelation o ang pahayag ng Panginoong Hesukristo. At ganito ang kanyang inihayag sa pahayag 19:16. At siya ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So dito mga kapatid ay maliwanag na si Jose Rizal o Dr. Jose Rizal ang pinapatungkulan ng Panginoong Hesukristo na nagtataglay ng kanyang pangalan. Ngunit ito
ay sa panahon pa ni Jose Rizal. So mga kapatid, alam naman nating lahat na wala na si Jose Rizal at ito ay matagal ng panahon. Sino naman sa panahon natin ngayon ang mang-aaliw na isinugo ng Panginoong Diyos Jesucristo na nagtataglay ng kanyang pangalan? Sino naman kaya ito? Basahin muna natin sa pahayag 22:16. Ako si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako, ang ukat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. So dito mga kapatid, pinapakilala ni Panginoong Jesucristo na siya ang maningning na tala sa umaga, o kung tawagin natin sa English ay ang bright morning star. So sino naman ngayon mga kapatid ang nagtataglay ng pangalang morning star? Well, ito mga kapatid ay walang iba kundi ang aming hari o ang tribal king of kings na si King Rodolfo M. Palpalatok. Ang tanong, paano naman naging taglay ng kanyang pangalan ang pangalan ng Panginoon? So dito mga kapatid, makinig kayong lahat at aking paliwanag sa inyo ng inyong maunawaan. So mauna tayo sa kanyang apelyidong Palpalatok. Dito sa parting Luzon o mga Ilocano, ang ibig sabihin ng Palpalatok ay tala sa umaga o morning star. Kung kayo ay nagdududa mga kapatid, maaari kayong magtanong sa mga nakakatandang mga Ilocano o kaya i-google ninyo para inyong maunawaan kung anong ibig sabihin ng Palpalatok. So, ang Palpalatok ay mayroong tatlong A o Ama, Anak, Apo, Ahi, Asher, Ahi. Meron din itong tatlong L na ang ibig sabihin ay Love, Life, and Light. Kung ating baliktarin ang tatlong L, ito ay magiging 777. So, sa AAA-777, dito kinuha mga kapatid ang code sa mga accounts and last will and testament. So ayun mga kapatid, nakakamangha ano? Well, meron pa. Ano naman ang sa Rodolfo o Rudy? At ito ay ating mababasa sa 1 Samuel 16:12. And he sent and brought him in. Now he was Rudy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. So, aking salaysayin naman ngayon ang sa Rodolfo. Ang Rodolfo ay merong tatlong O na ang ibig sabihin ay omnipotent, omniscient, and omnipresent God. God is sometimes described as omnipotent, meaning all-powerful. Omniscient, meaning all-knowing, and omnipresent, meaning present everywhere at all times. So ano mga kapatid, di ba sobrang nakakamangha at taglay niya ang pangalan ng Panginoon? So meron pa, sapagkat mga kapatid ang Palpalatok ay nagtataglay ng tatlong A. At saka ang Rodolfo ay nagtataglay naman ng tatlong O. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ganito ang ibig sabihin nito mga kapatid. Ang letter A, ito ay ang Alpha. Ang O naman ay ang Omega. At ito ay ating mababasa sa pahayag 22:13. Ako, ang Alpha at ang Omega. At ang una at ang huli. Ang pasimula at ang wakas.
So ayon mga kapatid, atin na pang naunawaan ngayon na ang kanilang mga pangalan ay nagtataglay ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang sinabi na susuguin ng Ama sa aking pangalan. At siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So dito mga kapatid, ano ba ang kanyang mga itinuturo? Well, kung gusto niyo itong malaman, halungkatin niyo na lang mga kapatid ang aking mga content. Ito ay napakarami na. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagbabasa namin ng mga letters mula sa Alpha and Omega. Ito ang kanyang mga itinuturo. Baka subaybayan mga kapatid para inyong maunawaan at matutunan. So ayon mga kapatid, dito na muna magtatapos ang part 1 ng talakayan dito sa ang susi ng kasaganaan. Itutuloy ko ang part 2 nito at pakaabangan. Mga kapatid, mas lalong kasabik-sabik ang mga susunod na aking tatalakayan sa part 2. Kaya pakaabangan at pakasubaybayan. So mga kapatid, kung inyo nagustuhan ang aking content na inilabas ngayon, huwag niyo namang kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share at paki-subscribe na rin itong aking channel. Huwag kalimutang hit ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod kong mga content na ilalabas. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye-bye. Yeah.